So ito yung problema ko guys, ano? Kasi alam ko talaga it's more than 130 yung takbo natin, kasi ramdam ko, alam ko yung takbo ng aking motor. So ito kasi yung nagiging problema ko, lumuluwag na siya. Pagka sobrang high speed niya, ay hindi na masyadong nagre-read ng mabuti yung ating speedometer. Ayan, kita nyo. Natatanggal na. Kasi nga, maluwag na siya. Yan yung ramdam ko, it's more than 130. At aabot yun ng mga 140 mahigit. Kasi alam ko yung takbo ng motor ko eh. Ramdam ko kasi yun. Kaya pagka kilala mo na yung motor mo, alam mo yung takbo ng ano. Ayan. Ayan. Right. Yo, what's up guys? It's me, Red Light Moto. Kumusta kayong lahat? Alright, sana okay kayong lahat, ano? Lalo lang sa aking mga subscribers dyan. So, ayan. Andito tayo ngayon sa kahabaan ng Jupiter. Alright? So, ang topic natin ngayon is yung ating sprocket, ano? Kasi marami nagtatanong sa akin, sir, ano po ba magandang sprocket dito sa stock ng motor ko? Sir, ano po magandang sprocket dito sa may kargang motor ko? So, ayan. And syempre, bago na simulan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel para updated kayo palagi sa ating mga kalokohan. Alright. At syempre, bago na simulan, intro muna. Alright. So, ayan guys. Bago tayo magpalit ng sprocket, i-considered natin yung bigat natin, yung engine displacement ng motor natin. Oh, ayan. So, una natin yung stock. So, kapag stock yung motor natin, kung ano yung nakalagay na sprocket sa motor mo, yun po yung pinaka-the best gear ratio para sa iyong motor. Ano? And then, kung balak nyo naman magpalit ng sprocket sa stock engine nyo, make sure na huwag kayo magpapalit ng sobrang high speed na sprocket. Ano? Kasi guys, pwedeng magka-problema kayo nyan. Saan kayo pwedeng magka-problema nyan? Sa connecting rod nyo. Kasi magiging pwersado yung motor nyo kapag nagliit kayo masyado ng sprocket ng, sa stock engine nyo. Ano? So, pwedeng magka-problema kayo sa connecting rod or mabanat masyado yung timing chain nyo. Ano? Kasi, stock yung motor mo, tapos naka-high speed ka na sprocket, so mahihirapan sa acceleration yung motor mo. Lalo na kung mabigat ka, at lalo na kung palagi ka may angkas. So, ayan guys, ano? So, i-considered ninyo yan sa stock ng motor nyo. Kung magpapalit kayo ng sprocket, make sure na huwag masyadong high speed, ano? So, ayan. O, punta naman tayo dito sa motor natin. May karga tayo. So, itong aking XRM is 147cc. O, kaya yung sprocket ko is 1434. So, consider that as a high speed sprocket, ano? Kasi ang stock is 1436. Yun. Or 1438. So, yun. O, naka 1434 ako, high speed sprocket, kasi naka 57 akong bore. So, kaya niyang i-compensate yung power ng aking acceleration, ano? So, kaya niya. Yung power ng aking motor ay kayang compensate yung high speed na sprocket na hindi magkaka-problema sa aking makina. At syempre guys, wala naman ako palaging angkas. Kaya kahit mag-high speed sprocket ako is walang problema sa motor ko. Lalong-lalo na hindi naman stuck yung motor ko. Kumbaga, tulad yan, naka-racing seat drive pa ako, naka-carb. So, kaya niyang i-compensate yung high speed sprocket ratio ko. Ano? So, ayan. Sana nalinawan kayo ng mabuti. Ano? So, ulitin ko. Pagka stuck yung motor mo, huwag masyadong high speed na sprocket. Ano? Sa mga may mga kargang motor naman, okay lang kahit medyo mag-high speed ka ng sprocket. Kasi kaya naman i-compensate ng power ng motor mo yung acceleration. Alright? So, ayan guys. Thank you for watching. It's me, Red Light Moto. Ayan. Isang piga pa ako dito. Alright. Thank you.